Hi guys! Welcome again to another episode of The Agrilenial. Ang episode po ngayon ay techno feature pa rin. Ang papakita natin ngayon kung paano gumawa ng EMAS. E-M-A-S. Para po sa mga Ilocano dyan, hindi po ito masarap. Kasi ang Ilocano po ng... ang ibig sabihin, ang Tagalog po ng EMAS sa Ilocano ay masarap. Ayan. Right. So, pasok na tayo. Pusahan na natin. Ito yung mga materials natin. Kasama pala natin dito si Miss Eunice. Ayan. Tutulong po siya sa atin para gumawa ng EMAS. Sige, pakita mo Miss Eunice kung ano yung mga ingredients natin. Gagamit po tayo ng EM1, yung concentrate. Patingin, pakita natin. Ayan. Ito po yung ginagamit ho namin na concentrate natin, no? EM1. Isa po siyang Japanese technology. Meron po siyang lactic acid, ayan. Lactic acid bacteria, yeast, tsaka phototrophic bacteria and other indigenous bacteria, no? And yung isa po nating ingredient ay yung molasses. Ayan, yan yung magiging pagkain ng mga microorganism natin, no? Kung wala pong molasses, pwede po ninyong palitan yan ng anaerobic, ng brown sugar, muscovado sugar, coco sugar. Ayan. Mga equipment naman natin, mga tools, gagamit tayo ng measuring cup. Ito lang yung measuring cup namin kasi wala kami pambili ng original na measuring cup. Gagamit tayo ng funnel or embudo, embut sa English. Na joke lang, funnel po yun. Stirrer, panghalo. Gawa lang sa tangkay ng kawayan, stick ng kawayan. Gagamit din tayo ng pang-label. So, masking tape, tsaka pentel pen. Nga pala, gagamit din tayo ng water. Malinis po tubig, hindi chlorinated. Hindi chlorinated na water kasi pagka-chlorinated yung tubig, baka patayin, no? Papatayin niya yung mga bacteria, good or bad, sa chlorine. So, mga quantities natin, gagamit tayo ng 9, para sa isang litrong formulation, para sa isang litrong mixture ng EMAS, gagamit tayo ng 900 ml. So, 90%, 90% ng water, 5% ng EM1, tsaka molasses. Gamit yung ating measuring cup, yan yung measuring cup ni Ms. Eunice, kukuha siya ng 50 ml, kasi yun yung 5% ng 1,000. 50 ml ng EM1. Ayan. Tapos, isasali niya dun sa water. Ganun din sa molasses, 50 ml. Ayan. Pero bago niya isalin yung molasses dun sa tubig, ibabalik niya mo yung pumuna niya yung tubig dun sa measuring cup para haluin. Kasi yung molasses po ay masyadong sticky. No? Pagka sinalin niyo agad yun, maraming magiging latak. So, sayang naman. So, para masaid lahat ng molasses, kakanawin nyo muna sa tubig. Ayan, hinahalo po ulit ni Miss Eunice yung molasses dun sa water. And then, pagka nahalo na pong maigi or nakanaw na ng maigi yung na-dilute na ng maigi yung molasses, isasoli po niya dito sa bottle of water natin. Maganda nga pala gamitin guys yung ano, yung bote ng soft drink, yung pinaglumaang bote ng soft drink. Bakit? Kasi makapal po yung texture niya. Hindi siya madaling pumutok kasi itong EMAS natitimplay natin, nagpe-pressurize po ito eh. So, naiipon yung hangin kasi humihinga yung mga microbes natin, naiipon yung hangin dito sa loob ng bote. And kapag napunuan yun, posible po siyang sumabog. Pero kapag gagamit natin ay bote ng soft drink, mas mami-minimize yung chance na siya ay sumabog kasi ang plastic ng soft drink or bote ng soft drink, nag-expand muna yan bago mag-blow up. Okay, so naihalo na ni Miss Eunice yung molasses tsaka yung EM1 dito sa ating 900 ml ng water. Susunod po natin gagawin ay lalagyan natin siya ng label kasi pansin nyo, mukha po siyang iced tea. Huwag nyo pong iinumin yan. Although hindi naman po yung nakakamatay pagka nainom po. No? Kasi nga, tulad ng sabi ko kanina, it's composed of beneficial bacteria. Pero wala naman po siyang tatak dito ng FDA, no? Food and Drugs. So, ayan, nakasulat nga, for crop use, not to be used for livestock. Sa tao pa kaya. So, wag pong i-advise, hindi ko po i-advise na inumin. Although dun sa training ho namin sa Thailand, meron po kang drinking competition just to prove na healthy po, or hindi naman siya healthy, safe po siyang ma-ingest, accidentally. Pero sabi ko nga, hindi ko naman po pinopromote na inumin po ito.
Ano ba? Ayan, lagyan po ni Missionis ng label. Nakalagay po dyan yung kung ano yung timpla. Ayan, keep out of reach of children. DOP stands for date of production. DOP states stands for date of production. Kung kailan siya ginawa. So, yun yung petsa ngayon. August na ba nga? Bukas pa, di ba? 31 pa lang. 31 pa lang. Wala pong kalendaryo si Missionis. Okay, and yung DOH, hindi po yan Department of Health. Yan po ay date of harvest kung kailan natin siya pwedeng gamitin. Ano? 7 days. So, 7 days lang po yan. So, assuming na August 1 na po ngayon kasi sinut po namin to ng July 31. Okay, so 7 days after, assuming na tinimpla natin siya ng August 1, magiging ready for use siya ng August 8, ayan, 2019. Ayan. Maganda kung lagyan nyo rin nung, ano, no, kung sinong gumawa para ma-identify nyo kung sinong magaling maggumawa ng imas or ng fertilizer. So ayan guys, napakita natin sa inyo kung paano gumawa ng imas. Ang imas naman po ay i-ferment siya for 1 week. After 1 week, meron po kayong 1 month bago po siya gamitin. Pagkatapos or pagkalampas po ng 1 month, hindi nyo pa rin siya nagagamit. Hindi naman siya may expire percent na hindi na siya pwedeng gamitin. Pwede nyo pa rin siyang gamitin pero yung bisa niya mas magde-degrade na. Ano yung potency niya, yung bisa niya, hindi na ganoon kalakas. So ang paggamit po nito, maghahalo lang po kayo ng 10 ml per liter of water and then pwede na po siyang idilig sa mga halaman, pwedeng ihalo sa painom ng mga alagang hayop. Pwedeng ipaligo sa mga baboy, sa mga manok para matanggal yung masamang amoy sa kulungan, sa mga pupu, pwede rin po sa mga alagang aso, yung mga pets ninyo sa bahay para hindi mangamoy, sa rabbits. Ayan. Pwede rin ihalo sa painom para ang effect po niya pagka hinalo sa drinking water ng animals, para siyang probiotics na pampatibay ng resistensya, immune system ng mga alaga po ninyo. Okay? O nga pala guys, nakalimutan ko sabihin, habang nagfe-ferment yung ating imas, kailangan po natin siyang pasingawin. Kasi diba, sabi ko kanina, humihinga yung mga microbes. So, dito sa bote ng ating imas, nag-generate or na inaipon, nagpe-pressurize yung loob. So, kailangan natin i-release yung pressure na yun kung ayaw nating sumabog yung ating imas. So, ang gagawin po natin, every day for 7 days, kailangan tanggalin po yung takip at pasingawin yung pressure no, dun sa bote natin. Kasi kung hindi, sasabog po yung inyong imas. Okay, ano naman po yung itsura after 7 days? Ano po yung itsura ng finished product ng ating imas? Ito po yung 2 weeks old na po na imas. Ang magde-determine po kung yan ay ready to use na, yung kanya pong amoy. Well, of course, di ko naman po pwedeng ipaamoy sa inyo itong video na to. So, ako na lang aamoy para sa inyo. Ayan, meron po siyang manamis-namis na maasim-asim na amoy no, no, aroma. Para siyang, parang Yakult, no? Parang Yakult yung kanyang amoy, pero hindi kasing kulay. No? Kasi nga, meron siyang molasses. Kung wala po kayong molasses, tulad nga no sa iba kong videos, pwede pong alternative sa kanya yung brown sugar, cocoa sugar, muscovado, honey, na-try ko na, pwede rin, pero yung potency niya hindi ganun kalakas. Okay, so yun po yung ating instructional video sa paggawa ng imas. Kung gusto niyo pa pong matuto ng mga panibagong formulations, mga techniques, no, mga timpla sa organic agriculture, load lang kayo dito. Like, share, comment kayo sa mga videos kung meron akong hindi na-discuss, yung mga kung meron kang additional questions. Ayan, post lang kayo sa baba, sa comments. Yun lang, and ingat.